O, real talk tayo. With all due respect, ASEC, unsolicited advice, huwag tayong maglabas ng memo na hindi po natin kayang ipatupad. And yung isa pang gusto ko mangyari, each time na magre-register ang isang owner ng isang sasakyan, he or she must present himself or herself sa LTO physically at magpapakita ng mga identification to ensure or to assure the LTO na siya nga yun talaga ang nagpaparegister. Kasi before, hindi po kailangan eh. Anybody can register a vehicle through a fixer or to someone. So ang gusto ko mangyari from now on, kapag nag-rehistro ang isang tao ng kanyang sasakyan, even though if it's Rafi Tulfo, nakalagay doon, Rafi Tulfo, si Rafi Tulfo dapat pupunta sa LTO at sasabihin, sir, ako po ay mag-renew ng aking registration ng aking sasakyan. At ako po si Rafi Tulfo, ito po yung aking passport, ito po ang aking ID. Clear po tayo dyan. Yan po ang gusto ko maging patakaran from now on. We'll consider, yes, Mr. Chair, we'll study po that policy. Hindi po naniniwala, ASEC, na tama, makatarungan, at practical na lahat ng car owners kailangan pumunta sa LTO para mag-report at ayusin ang rehistro. Why? May legal documents eh. Kunwari, ako, isang congressman, inutusan ko yung aking driver, i-renew mo yung rehistro ng kotse ko. May documents eh. Bakit kailangan mag-report pa ako sa LTO? O, real talk tayo. With all due respect, ASEC, unsolicited advice, huwag tayong maglabas ng memo na hindi po natin kayang ipatupad. Why? Halimbawa, ni-require natin ang bawat car owner na kailangan personally mag-report sa LTO. Real talk. Pumunta yung driver ni Senator. Halimbawa, kaya bang sabihin ang LTO, Mr. De La Cruz, kay Senator pala ito eh, pa-reportin mo dito si Senator. Hindi gagawin niya ng ating tao. Anong pwedeng gagawin dyan? Sige Brad, ako nang bahala. Hindi tama. Why? Pag pala ang may-ari, Senator, LTO nang bahala. Kapag tricycle driver, hindi pwede. So lalabas dyan yung corruption. Bakan, amen. On behalf of One Rider Party List at nung ating mga kaibigan na naniniwala, mangyari po, i-consider po ninyo yung aming recommendation at huwag obligahin na ang mga may-ari ng sasakyan siya mismo magre-report. Mapapahiya po ang LTO dyan sapagkat hindi po ninyo kayang i-implement dyan. Paginhawahin natin ang buhay ng ating mga kababayan. At alam ko naman, hindi ka magpatawag ng ganitong consultative meeting kung ikaw ay bingi at kung ikaw ay ipokrito na magpapatawag pero yung gusto mo ang susundin mo. At matagal na kitang kilala, marami na akong ni-request sa'yo na pag nakita mong tama, sometimes idinadaan ko pa sa ating executive director, immediately naglalabas po kayo ng memo at talagang ako mismo, kumpiyansa, mahal mo yung ating mga kababayan, lalo na yung mga motorista at ang kanilang pamilya. Yun lamang po, ASEC. Maraming salamat. And then we'll issue the necessary guidelines. At wala na po yung open deed of sale, ano po? Yes po, Mr. Chair, definitely po. Dun sa AO po yan po yung iniiwasan po natin dyan, yung mga open deed of sale. Kaya nga briefly para sa kalaman, no, lahat dito, Senator Mark, marami na kasi ako naengkwento sa aking programa na nagkaroon ng problema isang sasakyan, naka hit and run o nakabangga at may ginawang kalokohan yung sasakyan na yon, and then nakuha yung plate number, pupunta namin, pupunta ng mga pulis yung address na nakaregister sa LTO, eh sasabihin ng tao dun sa bahay na yon, eh wala dito, that wrong address. Or kuminsan, ano ko, nabenta ko na yan 10 years ago pa. And yet, yung registration updated. So, ibig sabihin, hindi nire-register nung bagong buyer, open deed of sale lamang. So, nagkakaproblema kapag merong nagawa yung sasakyan, may bulyaso, nahirapan yung ating autoridad na i-trace. So, yun ang gusto ko, dapat from now on with ID and yung person na yun na mag-renew ng lisensya, ng registration ng kanyang sasakyan, dapat siya mismo nandoon.
Tama po with IDs. Okay.